Ang gagawin natin dito. Nakikinabangan natin ito. Okay. Pwede, pwede. Yan, galing po sa scrap. Galing po sa scrap. Tingnan natin kung ano pwede natin gawin dito. An equal angle 80 by 50 by 3 mili. Tapos nakakuha ko ng isang hollow section na square hollow, rectangular hollow section. 1 mili, 20 by 10 mili. So subukan natin kung ano pwede natin gawin dito. So para mabuo natin yung ating binabalak, so mga kailangan tayo ng also. This is 38mm daya at saka isang 48mm daya, itong malaki. 30mm daya yung maliit. So mayroon din tayong carbide. So kailangan natin ng barena, eskwala at saka sabi yung eskwala ko. So yan ang mga kailangan natin. Kailangan natin ng eskwala, syempre. Level, tape, lapis, metro. At nangyayang kailangan natin yan. So, tingnan natin mga kamamalakaya kung anong kalalabasan nito. Set up na tayo. Twenty minutes later. So, ito na ngayon yung angle bar. Medyo na-prepare ko na. Laki muna, sobrang ingay. Magbutas. Sayang yung haba, hindi ko na pinutulan. So yung unequal angle natin, ito na nga siya ngayon. Dahil siyang butas. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 holes na nagawa ko. Okay? Bukas uli! The next day. Lasura. Mga resin. Ating mga pantali, mga local. Mga local na pantali natin sa jig yan. Harad. Alright. This much high. Ating gagawing lagayan ng rad.
So yun, bukas pag-isipan natin kung anong magandang posisyon. Meron pa ako isang parts na kailangan. Tingnan ulit natin bukas. The next morning. So naman tayo na pag-layout. Pa tayo nang lalagyan ng rad. Bukas na tayo. Basta po. Nakabit na lang natin sa pader. So, may marking na, may dalawang marking na, lapit na, kunti na lang. Ito naman, kailangan natin yun, heavy duty, kailangan natin magbuto sa wall. Ako tayo lang sa extra yun. Wow, sakto. Now, screw. Atin ang screw, bala. All right.
Okay. Hindi nagkaari yung ating pan. Aluminum. Kaya try natin ito kung gawin lang. Sa furniture kanina. May scrap sa furniture. Try ulit natin yung ating aluminum. So dito tayo. Take a look. Testing again. Pwede na siya. Yung nandun, 2.7 pwede.